Hello po mga ating dude, kumusta po kayo? Welcome po sa Lucky Moon 777 Tarot. Ito po ay reading para po sa lahat ng mga Scorpio ngayon pong August 2022. Mga ating dude, nakikita po ng universe o ng mga angels, ng spirits, na marami po kayong concern ngayon pong August. Marami pong mga conflicts o mga problema, o kayo po ay napakarami yung ginagawa o iniintindi ngayon pong August. Maari din pong confused ang energy po ng karamihan po sa inyo, o kaya naman po ay talagang kulang na kulang po kayo sa oras, kulang sa pahinga, kulang sa tulog, at napakarami pong inaasikaso, lalo na po sa inyo pong career o sa inyo pong trabaho, hanap buhay, negosyo, sa inyong profesyon. Pero napakaganda po ng energy ng ngayon pong August sa halos karamihan po, marami po sa inyo mga Scorpio angels ay may mga magagandang balita po sa kabila po ng mga nakakapagod, at maaring sa ilan na iba-iba po yung klase ng pagod na nararamdaman nyo. Pwedeng pagod physically sa trabaho, sa iba naman po ay mentally, sobrang pagod na sa maraming problema o kakaisip. Meron din po sa inyo na napakarami mong options. Yan, marami kang pagpipilian o maraming darating na mga offer o pagkakataon na talagang halos lahat parang gusto mong piliin. Kasi halos lahat magaganda. Okay? So maraming opportunities ngayon. At ngayong August, sa ilan po meron po sa inyong na mga problema po, no? Sa inyo pong career. Parang yung energy na gusto mo ng magpalit ng trabaho o ng career, pero hindi ganoon kadali, hindi mo pa kayang mag-resign o tumigil sa iyong trabaho. O ito ay creative project, kung ano man ginagawa sa ilan. Ito po yung paalala sa inyo ng universe, ng spirits, na huwag po kayong titigil. Don't stop, kasi ito po yung mapapala ninyo. Ito yung mangyayari sa inyo. Six of Wands. Victorious energy po yan. Victory, tagumpay po yan sa marami po sa inyo. Lalo na meron po kayong Ace of Wands. Puro Wands, puro sa karir po ninyo ito, sa trabaho. Pero yung Wands ay Ace of Wands as sa kung sa romantic po yan, ay maganda. Yan, lalo na sa mga naghihintay o gusto po ninyo, no, nagdarasal o nangangarap po kayo na magkaroon ng new love, yan, new partner, bago, as in bagong-bago, hindi mo pa talaga ito nakita o nakilala. So merong bago sa inyo na mai-in love din po kayo. Yan, very attractive ang inyo pong energy ngayon pong August. At may mga celebrations, no? May maaring ang ilan po sa inyo maimbitahan, o kaya po ay mga social gathering po yan. Pwedeng ito ay may connection sa inyong trabaho. Pero napakaganda po ng energy ng Ace of Wands. Ito po ay pag-asa, manifestation. Yan, magandang balita din po yan sa mga naghahanap po ng trabaho. Meron po, meron kayong matatanggap, o kayo po ay matatanggap na email, o may tatawag po sa inyo, o kaya po ito ay magandang balita na magkakaroon po kayo ng trabaho. Yan, matatanggap po kayo sa inyong ina-applyan. Maaari din po ito na offer na negosyo sa ilan po, o idea po ito na maganda palang simulan na negosyo. Nasa pagpaplano pa lang po kayo ngayong August. Ang iba ay nagdadalawang isip, o kaya po hindi pa makapag-desisyon ngayong pong August. Sa mga anak, yung meron pong mga anak o anak,
isa o higit pa ay magandang balita din po ito. Meron din pong kung kayo po ay may issue po kayo tungkol sa kung kayo po ay solo parent at kailangan niyo po ng yung sustento po para sa inyong anak o mga anak. Yes, meron po yan ngayong August. Magandang balita. Or sponsorship, yung meron pong ganyan, no, meron pong matatanggap na pera o donation or tulong po para po sa inyong anak. Lalo na po ang inyong anak ay matalino. So, kitang-kita po dito matalino at maaaring makatanggap or nakatanggap ng reward, award, yan, regalo. Napakaganda po ng mensahe sa inyo po, no. Ito pong tower ay hindi naman po nakakatakot na balita. Meron pong hindi inaasahan. No, bigla lang na matatapos po yung inyong problema or magkakaroon ng solusyon. Ito yung solusyon inaabot sa iyo ni universe, ng universe, ng divine. Dalawa po yan, Ace of Swords, Ace of Wands. So, nasa iyo na kung paano mo gagamitin. So, maaaring kayo po ay nakakasalamuha o may connection po sa inyo na Aries, Cancer, Gemini, Libra. Okay, Leo sign. Kapwa niyo Scorpio o Pisces. Mare din po sa ilan, no, kung kayo po ay talagang yung bang hindi ka nakakaramdam ng yung fulfillment sa kung ano yung ginagawa mo. Perfect timing daw po ito kung ikaw ay matagal nang nagpaplano na magpalit na ng trabaho o ng career, ng negosyo po ninyo. Partnership, meron po yan. Maaring pwede nyo pong i-reconsider po yan. Pero dito kasi sa energy mo ay parang meron kang yung hesitation. Yan, nag-aalala ka na baka lalo kang mahirapan or hindi maging successful kasi nga hindi mo sigurado kung magiging maganda ba o successful yung partnership. At mas gusto mo yung solo, yung ikaw lang talaga, yung self-employed, yan, ganyan po, freelancer. Ayaw mo munang may mga kapartner. Pero sinasabi dito ng universe na baka pwede mong subukan. Ayan, take a leap of faith. Yan nga, kung hindi mo sigurado kung ano mangyari, pag sinubukan mo ay ito ang mangyayari dito. Success, Six of Wands. Ayan, napakaganda. At ang ito pong lovers ay validation mula sa universe na huwag kang matakot. Perfect timing kung gusto mo ng collaboration, partnership, lalo na sa ilan po na meron talagang kusang lumalapit sa'yo or nag-email sa'yo na, of course, get more information. Siguro din mo muna legit yung company, pag-aralan mo, magtanong ka, or ikaw lang, self-study, tingnan mo kung, or alamin mo pa kung ano mga information about sa company or sa kung sino yung nag-o-offer sa'yo. Kasi may mga iba po sa inyo na may mag-o-offer po dyan ng collaboration dahil nga nagustuhan yung ginagawa mo, kung ano yung creative project or services na ginagawa mo. Alright? So, guys, dito medyo pinag-iingat. Ayan, pinag-iingat po kayo, no? Meron kasi sa iba po sa inyo ay may mga hindi po totoong tao na mga tao na nakapaligid po sa inyo or nakakasalamuha po ninyo. Okay? So napaka shady o deceitful po yung energy.
So, hindi talaga mapagkakatiwalaan. O kaya naman po ay ingat na lang po sa inyong mga nakakausap kasi hindi sila mga totoong kausap o hindi totoo sa kanilang mga sinasabi. Yun, sinungaling, mga ganyan po. Or yung nagmamanipula ang energy. Pero hindi po iyan mangyayari kasi nga may warning na. At kayo po ay highly intuitive po. Kaya, malalaman at malalaman mo na agad yan bago pa yan mangyari. O kahit nakasalukuyan nangyayari po sa inyo, meron talagang hindi po totoo sa inyo na nakakasalamuha po ninyo, nagsisinungaling, o kaya po ay maganda pakikitungo sa iyo, pero yun nga kung ano-ano sinasabi, may mga ganyan po, backstabbing, o may nainggit po sa inyo, merong galit sa iyo na hindi mo alam. Okay. So, pwede rin po ito na romantic partner na hindi po totoo po sa inyo na mag-ingat, lalo po sa mga bago. Maaring yung hindi siya seryoso. Alright? So, hindi ka pa, yung energy kasi dito ay hindi pa siya ready kung ikaw yung ready na sa yung mas malalim na commitment. Pero itong bago ay hindi pa ready at hindi totoo. So, yun nga, maari nga para makaiwas na lang din kung siya ay yun nga, playfulness yung energy. So, parang ganon, parang flirting. So, doon, ingat na lang po kayo. Pero meron din po na bago, yan, sa ilan na new love ito, new partner, new romantic partner na talagang may gusto sa iyo at ma-attract ka din sa kanya, mapagmahal na tao. At siya ay maaaring katulad mo ay broken, parang wasak din ang puso. Yan, galing sa yung bang kakatapos lang na relationship na hindi maganda, toxic o hindi healthy na relationship. Dahil sa community, may tatlo dito, maaaring tatlo sila or tatlo kayo, may third party, ganyan yung energy. So ngayong August ay maaaring talagang pagtagpuin na kayo kasi pareho na kayong ready. Yan, ito po yung sa ilan, pero ilan lang po yan, mas marami po yung pinag-iingat po kayo kasi yung bago po ninyong makikilala ay hindi po seryoso at hindi pa ready sa seryosohang commitment, long term commitment, hindi pa ready. Subok lang, parang ganun. Subok lang, titingnan kung yung intention ng bago na ito ay titingnan kung magki-click, kung may spark, kung wala, bye-bye, parang ganon. Pero sa ilan ay sa umpisa pa lang may spark, kumbaga katulad ng yung energy nitong Ace of Wands na sa umpisa pa lang, alam niya na, ito yung hinahanap ko, ito yung hinihintay ko matagal na, ikaw pala yun, Scorpio. So ito na, para sa ilan na maaring ang iba po makikilala po ninyo ay may commitment or naka-attach pa po. Ayan. Maaring may karelasyon pa, may ka-living partner, may GFBF. Pero, pag nakilala ka ngayong August, ay maaring makipaghiwalay ito. Kasi nga, gusto niya, lalapit siya sa'yo na clear, kumbaga, na single. Okay? Magkakaroon siya ng lakas ng loob na lumapit sa'yo or yung bang mag-express ng feelings, romantic feelings niya sa'yo. Lalakas ang loob niya kung alam sa sarili niya na wala siyang sabit. Single kayo pareho. Kasi nakikita ka ng tao na to na single ka or yung bang galing ka sa hiwalayan at nasubaybayan niya yung pag
move on mo or yung self-care, ganyan. Nasubaybayan niya na talagang nakaya mo na wala mo ng partner. Sa iba naman po na itong, kung ano man po itong relationship, situation po ito, pwedeng sitwasyon po ninyo sa pera o sa trabaho na, or meron kayong kasama na talagang kumbaga nagbibigay sa'yo ng problema, ng stress, ng baga parang burden or yung nakaka yung kasi yung broken heart dito ay mas talagang niiyak ka eh, na-stress ka talaga or nagagalit ka, iba-ibang emotion ito. Pero ito ay dahil sa Tower at sa Ace of Swords ay protection ito ng divine, so to speak. Protection ng divine, ng universe, ni Archangel Michael para makat na to. Kung ano man itong cord o ano man itong connection na nagdudugtong, nagdidikit sa inyong dalawa or sa ano man itong sitwasyon na nagdidikit sa'yo sa mahirap. Kung ano man itong problema mo. Pwedeng tao, sitwasyon, o yung bang feeling stuck, sitwasyon mo na hindi ka na makaalis-alis sa ganyang klaseng pattern o mahirap. Mahirap, puro problema o nakaka-stress. So, ito yung regalo sa'yo ng universe. Napakaganda. Ace of Swords, Ace of Wands. Doble pa. So, maaaring ilan po sa inyo nakakita po ng 1-1-1-11-11. So, napakaganda pong sign yan na kayo po ay ginagabayan, pinoprotektahan, binabantayan, pinapakinggan ng universe, ng Diyos, so to speak, ng divine, ng higher realm. Pinoprotektahan po kayo. So, kung ilan po sa inyo ay talagang sawang-sawa ka na, pagod ka na sa ganyang klaseng karmic relationship o yung wedding or yung sa iba ay marriage po yan sa inyo pong relationship sa inyong asawa na yung bang antagal mo nang nagtitiis. So sa ilan po ay magkakaroon na ng ending. Ayan. Sudden changes or pwedeng kung hindi man matapos, at least hindi man matapos ang inyo pong relationship o yung partnership ninyo, at least alang-alang sa mga bata ay maayos. Maayos po yung inyo pong relasyon. Kasi apektado po dito yung mga bata, no? Kaya siguro may children dito. Basta magkakaroon po ng reconciliation.